kawan, ini silang pa din system. May sila kami na ipagbawal ang mga mayayaman at malalaking partido politikal sa party list. Nakasaad sa saligang batas na 20% ng kabuang bilang ng mga kinatawan sa Kamara ang dapat inaan sa party list. Naghain na rin ang kandidatura ang ilang tatakbo sa mga lokal na posisyon sa Metro Manila. Sa Quezon City, sabay na naghain ng certificate of candidacy sina Vice Mayor Joy Del Monte at Councilor Gian Carlos Soto, natatakbong Mayor at Vice Mayor ng lungsod. My advocacy is geared towards strengthening the family. My father's advice is to follow my heart and follow all my dreams. Sunod na dumating si dating Congressman Sac Matay na tatakbo rin alkalde. Kasama ang konsehal at aktor si Roderick Paulate na nahaharap sa kasong grass at confiscation of assets sa Office of the Ombudsman dahil sa umano'y ghost employee. Ang tanong dito, nilaglas na siya ng issue. Bakit binoboto pa rin siya? Pero sa kamanaan, nilangaw ang tanggapan ng Comelec sa unang araw ng final ng COC. Inaasahan naman sa mga susunod na araw pa, maghahain ng kandidatura ang karamihan ng mga tatakbo sa lokal na posisyon. Dito si dating Makati Mayor Jun Zelvina ay naman din tumakbo. Bilang alkalde ng lungsod para kalabanin ang kapatid at incumbent mayor na si Mayor Abby Binay. Sinabi rin ni Junjo na kakandidato siya kahit hindi makuha ang basbas ng amang si dating Vice President Jejomar Binay. Pero ang problema, pinapirma ni DILG Makati City Director Cherry Milodia na kasama si Junjo sa listahan ng mga nahatulan ng perpetual disqualification from public office sa mapambuhay na bawal magtrabaho sa kahit anumang posisyon sa pamahalaan. Ang ginawa ko po na report ay kung ano po talaga yung mga nagbigay po na listahan ng mga tao na merong perpetual disqualification from holding public office. Naniniwala naman si Mayor Abby na mayroong nag-uudyok sa kapatid na tumakbo. Yung mga taong makapaligid sa kapatid ko na sila naman talaga yung sumisira sa pamilya namin. Sila yung sinasabing inuudyok yung kapatid ko na tumakbo. Bakit hindi nila sinasabi na, boss, may problema ka ba? Yung matagtakbo mo, ayusin mo na natin. 2015 na kasuhan si Junjun Binay sa Office of the Ombudsman dahil sa manihan naman niya sa Makati Sign High School. Hindi na siya tumakbo matapos maging ng Ombudsman noong 2016, kaya si Mayor Abby Binay ang kandidato at halalo. Nagkain na rin ang kandidatura ang ilang mga kilalang personalidad sa mga probinsya sa Angeles City, Pampanga, na gaya ng kandidatura ang dating Viva Hot Babe at J.C. Parker bilang konsehal. Natatakbo bilang alkalde kapalit ang napas lang na amang si Tanawan City Mayor Antonio Halili. Tanawan City talaga sa mga tao. Malaking kawalan sa nila. Gobernador ng Nueva Ecija, si Virgilio Bote, na pinsan ng napatay na si Mayor Ferdinand Bote. Bumagsa din ang mga celebrities na naghahain ng certificate of candidacy para sa 2019 election. Nagmisto ng Fans Day ang paghahain ng kandidatura ni Vilma Santos para sa ikalawang termino bilang kongresista ng Lipa City. Magkaroon tayo ng truthful and honest and peaceful election. Yan naman lagi kong dinadasal kasi alam naman natin pag election medyo sa katatlang maghain ng kandidatura si Lito Lapid bilang senador ang
dating alkalde ng Cora Pampanga, ang anak nito, si Mark Lapid. Tulad ng mga nagdaang paghahain ng COC, hindi pa rin nawawala sa eksena ang mga dati nang nakadeklarang nuisance candidate.